naman, ha? Make peace, not war. Oh, naks naman ang tatay ko, naka-solidarity t-shirt pa. Siyempre naman. Yan ang suporta ko sa anak ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nandito po kayo dahil naniniwala kayo na tama na ang maruming politika. Naka-alerto na po ang mga tao natin. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamanman mo and keep me updated. What's up, First Lady? Na po, pero hindi po ito ginawa. Gusto ko lang kamay ang First Lady. Lagayanin mo na. Malayo pa po ang pinanggalingan ko para makamayan lang po kayo. Sir! No, Lydia, I have to go. Marami pa akong gagawin for my dad and susunod na lang ako sa hotel. Hindi na, Lorraine. Okay lang. Pagkatapos mo dun sa daddy mo, dumiretso ka na lang sa bahay kasi pagkatapos ng gagawin namin, uuwi rin kami agad eh. Wala rin kasing kasama si mama. Kailangan. Ah, okay, perfect. So, pupunta ko na lang si Tita Blasilda. Muling napatunayan ng pamilya Acosta that love and harmony begins at home. We didn't know na a-attend sa event, pati mga anak ni na PG8, Melody. And so what? Hindi naman kasama yung mga bata sa plano niyo, di ba? You think I care? Nakuha na po namin yung mga keycards. At meron po itong access sa lahat ng areas ng hotel. Madam First Lady? Ay, Beb, sa'yo muna para sa mga bata, ha? Yes, eh. Pakihawak na lang. Yes, sir. And sir, ako po muna maghahawak ng isa. Wash up muna tayo. And after my meeting, we can all have dinner. Mahal, nadalo mo na ba si Lolo? Ito na nga, mahal eh. Papunta na ako dun sa clinic. Kakamustahin ko sana si Lolo. Napakamatulungin mo talaga, mahal ko. Nakita ko kasi sa kanya si tatay. Pareho sila ng sitwasyon. Maraming salamat, ma'am. May gusto po ba kayong kainin? Gusto niyo po ng ice cream? Crispy pata? Lechon? Lahat yung bawal eh. Ay, bawal po. No? Very good po kayo. Hamasa na rin si Lolo. O sige po, magpahinga po muna kayo, ha? Salamat, ma'am. Salamat po. Oras na. Umanda na kayo. Ako, congrats, Anay! Congrats, Ate! Congrats! Congrats, Melody! Salamat po, Nay. Salamat po. Sigurado yan, nanginginig yan si Allegra dahil nakita niya kung gaano kadaming taong sumusuporta sa'yo. Kasi alam nila na mahusay kang leader at mabait kang tao. Naku, talo na yan si Allegra. Oo nga, talo na yan, Ate. So, alam mo, Ate, sana makulong na talaga yung Madam Allegra na yan eh. Oo nga, Ate. Sana lahat sila gumaya kay Ate Gem Rose. Uy, talaga? Ano yun? Na masama yung ugali. Uy! Ay, pero nagbago na, Ate. Kakampi mo na siya ngayon eh. No. Ay nako, maraming salamat po sa inyo ha. Hindi po ako mawawala ng pag-asa. Tsaka alam nyo, Nay, nung nakita kong madami yung mga kababayan natin, na-overwhelm po ako. Oh, Nay, bakit po kayo umiiyak? Wala, anak. Natutuwa lang kasi ako kasi alam mo nang gamitin yung overwhelm. Nay! Nay naman! Ang sabi ko sabihin, anak, ang husay-husay mo na. Ay, at saka anak, nakita namin sa balita yung matandang natumba. Naku, malamang ang layo ng binahin nun para lang makita ka. Oo nga po, Nay. Naawa nga po ko sa kanya. Naalala ko po si tatay. Oh, sige, mauna na ako. Babalitaan ko na lang kayo. Bye, Nay! Ingat! Sige, anak. Bye-bye! Bye-bye, Ate! Bye-bye! Ingat! Good evening, guys. Good evening. Thank you all for coming on this short dialogue with the President. Actually, the four of you are very fortunate kasi kayo yung napili para gawin tong interview with the President. And as promised, you can ask any questions. Again, don't hold back. Don't hold back. Joke lang. Guys. Sir. Thank you, Yasi. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening, Mr. President. Good evening. Good evening. Good evening. Oh, have a seat. Have a seat. Thank you. Thank you, Yasi. So, tinakot na ba kayo ni Yasi? Sir. No, I'm just kidding. I'm just kidding. Okay, go ahead if you have any questions. Mr. President. Ano po ang sagot ng gobyerno tungkol sa issue ng mga grupong sumasalungat at gustong i-establish ang gobyerno? Good. Buti na tanong mo yan. Kasi
Oh, mga anak, ready na ba kayo? Hmm. Opo, Mami. Gutom na nga po kami. Ay, lagi ka namang gutom ni Colin. Mami, asan pa si Dad? Susunod po ba siya? Ay, oo. Nasa meeting lang siya, pero hahabol daw siya. Okay. Mami, kamusta po pala si Lolo? Ay, okay naman siya. Nandun siya sa clinic ngayon, pero magaling na siya. Ano, ready na kayo? Opo, tara na! Let's go! Umarin ako! Sige, pasukin niyo ang mga kasamahan natin. Ingat kayo. Hoy! Ano ginagawa niyo dito? Bawal kayo dito, ah! Ninyo, ha? Pero masaya ako dahil nagka-banding-banding time lahat. Pero ako, Mommy, you know, I really hope we have more time to do this. Kasi once naging presidente ka na, you might not have time for us. Nako, anak, hindi mangyayari yan, ha? Dahil kahit maging busy ako, gagawa ako ng paraan para magkaroon ako ng quality time sa inyo. Promise. Oh, Mami. Ganyan din po sinabi ni Judge sa amin. Promise. Tara na, kakain na tayo. Si Lolo. Lolo, nakakalakad na po kayo. Madam, ibabalik ko sa iyo yung tinanong mo sa akin kanina. Anong gusto mo? Ice cream? Cake? Crispy pata? Anong gusto mo? Dalhin sila lahat. Boss, anong gagawin sa mga to? Ilipit nyo! Okay, maraming salamat sa inyo. And I hope I was able to answer all your questions. Thank you so much for your time, Mr. President. Thank you. Mm-hmm. Salamat din, ha. Thank you. Captain Dickes, break. Conrad. Conrad, ano nangyayari? Sa mga armadong grupo, nakapasok ng hotel. Cabrera, let's go!
Nasaan ang pamilya ko? Kinukota ko na po si Lieutenant Cañete. Sir, but for now, kailangan namin kayo transfer sa safe na location. Sir, let's go, let's go. Let's go! Lawrence, ikaw na bahala sa press, ha? Let's go. Go, 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 go. Secure the convoy. Kalas, may okay dito. Let's go, sir. Go, 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 go. Ilabas na si President Glenn Acosta! Hanapin niyo si PGA! Bilisan niyo! Ilabas na si Acosta! Mommy, what do they want from us? I'm so scared. Mga anak, huwag kayong mag-alala, ha? Basta huwag kayong mawawala ng pag-asa, ha? Makakaligtas tayong lahat dito. Masyado ka nagpapaniwala sa nanay niyo. Alam niyo, isa lang ang paraan para makalabas kayo rito. Ang napatay na namin si Pete. Boss. Ano nang balita dyan? Hawak na namin ng First Lady at mga anak niya. Si First Lady at mga anak niya? Eh, nasa si PGA? Inaanap po namin siya. Pero pag nakita ko po siya... What? Gamitin niyo ang anak niya at ang asawa niya para mapalabas niyo siya kung saan siya nagtatago. Dahil kapag hindi niyo siya napalabas, sinasabi ko sa inyo, wala kayong makukuha sa akin ni isang kusing! Hi, Tita. Oh. Good evening. Oh, Lorraine. So, what are you doing here? Tapos na ba ang solidarity walk ninyo? Siya nga pala, nasaan si Glenn at ang mga bata? Ah, Tita, tapos na yung event. Pero si Glenn and Melody, meron silang activities sa hotel. Kaya nauna na ako to keep you company. Namiss mo ba ako? I have something for you pala. Do you want to hear the real answer to that? Or yung gusto mo lang marinig? Joke lang, Lorraine. Na-miss naman kita. Oh my God, Tita, kinabahan ako. Well, I'm glad na na-miss mo ako. Dati kasi nagkukwentuhan tayo, everyday pa nga eh. Oo nga, no. Nung masama pa ang ugali mo. Pero ngayon, BFF na kayo ni Melody. O nasaan nga pala si Melody? Tita, di ba I told you na may activities pa sila sa hotel? Yeah, I'm sorry, I forgot. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. I'm sorry, the subscriber cannot... Hindi ko makontak si Melody. Conrad! Pakikontakin mo si Val. Dali! Sir Glenn, nakontak ko pa si Nina. Nina! Kamusta ka? Nasaan ka? Kamusta kayo? Lumabas ka sa pinagtataguan mo, PGA. Kung hindi, papatayin ko ang First Lady. At ang mga anak mo. Dad! 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 Ako ang kailangan ninyo. Pakawalan ninyo ang pamilya ko! Hindi lumabas ka.
Sir, hindi tayo pwede mag-ibig sa gusto nila. Conrad! Hindi ako pwedeng naghihintay dito habang nasa panganib ang pamilya ko! Kailangan ko silang maligtas! Pero sir, sir! Bakit niyo po ba ginagawa ito? Wala naman po kasalanan yung mga anak ko sa inyo. Ginagawa niyo po ba ito dahil sa pera? Importante po ba para sa inyo yung pamilya niyo? Aanihin po nila yung pera kung galing naman po sa masama. Ito lang alam kong gawin para mayaan ko sila sa hirap at makabawi ako sa aking mga anak. Huwag niyo na pong gawin dahilan yung pamilya niyo. Alam niyo po, galing din po ako sa mahirap na pamilya. At totoo pong pila yung tatay ko. Pero kahit po ganun, binuhay po kami ng tatay ko sa marangal na paraan. Para sa katulad kong ex-convict, mahirap na ako magkaroon ng malinis na trabaho. Nung nakalaya ako sa kulungan, wala na nagtiwala sa akin. Pinilit kong magbago at maging matuwid. Pero ano, kriminal pa rin ang tawag nila sa akin. At itinakwil ako ng mga anak ko. Pero hindi pa po huli ang lahat. Magtiwala po kayo. Na ano? Tutulungan mo ako magbagong buhay? Narinig ko na yan. Matagal ng panahon. Sa lahat ng politisya na kilala ko, puro tulong. Wala din. Tiwala po kayo na hindi kayo kayang tiisin ang pamilya niyo. Darating din po yung panahon
na matatanggap kayo ng pamilya niyo. Lalong-lalo na ng mga anak ninyo. Sigurado po ako na miss na po kayo ng pamilya niyo. Lo. Alam ko pong mahal na mahal niyo yung mga anak ninyo. Naniniwala po ako na walang magulang na hindi mahal yung mga anak niya. Magulang din po ako. At mahal na mahal ko yung mga anak ko. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo na pong idamay yung mga bata. Kung may papatayin po kayo, ako na lang. Mommy! Are you okay, Tita? Do you want me to walk you in the room? No, it's okay. I'm fine, Lorraine. Fine. Excuse me po, Ma'am Bisilda. Kailangan niyo po mapanood ang balita. Bakit? Ano nangyari? Sila PJ po na hostage sa hotel. What? Let's go! Ano sa amin, di boss? Kailangan na rin natin sampulan si PJ para mas mabilis siyang lumapit. Para maliwanag lang, sino ba ang uunahin dito? Yung panganay. Wow! Ako ng bala. Hinihinala ng mga otoridad na ang pakay ng grupo ay wakasan na ang buhay ni President Acosta at ng kanyang pamilya, na sa mga sandaling ito ay nasa loob pa rin ng hotel. Ano ang kondisyon nyo ngayon? Maraming kalaban. Pinipigilan sila ni Conrad. Nag-iisip na kami ng paraan para makalis kami dito. Mr. President, this is Mayor Valentin. Delikado ada kung mag-attempt kayo lumabas dyan. Hindi. Mas delikado rito. Pag naabutan kami dito ng CBG, siguradong papatayin nila kami. Nay! Huwag ka nanonood ng TV. Baka lalo lang tumaas ang presyon niyo. Anak, pupunta kami dyan. I love you, Nay.
Ipangako mo sa akin, babalikain na yung kita! Mahal na mahal ko po kayo. Natagpuan na namin si Acosta. Huwag kayong masyadong pakasisiguro dahil may sa pusa ang buhay ng lalaking yan. Pwes kung siya man ang buhay niya, 10 beses ko rin siyang papatayin.